Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. Sapagkat sa simula pa'y gumagawa na ng kasalanan ang Diablo. Kaya't naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nananatili sa kanya ang buhay na bigay ng Diyos. At dahil ang Diyos ang ama niya, hindi siya nagpapatuloy sa pagkakasala. Dito natin makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Ang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Isa-isahin po natin yung hiwaga ng wilika ng Diyos pa sa atin ngayon. Mga anak, huwag kayong padaya kaninuman. Alin ang hindi dapat natin ipadaya? Ang ating pananampalataya. Dahil maraming manggaraya ngayon sa ating panahon, pinaingatan niya tayo sa mga bulaang mangaral sapagkat ito ang nakasulat sa Mateo 7:15. Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta. Nagsisilakot sila sa inyo na anumoy tupa. Ngunit ang totoo, mabangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Ano pinaingatan sa atin? Yung makinig tayo sa mga bulaang propeta, sa mga bulaang mangaral. Sapagkat napakadami na namangaral ngayon na lumaganap na yung mga bulaang mangaral sa panahon po natin ngayon. Kaya dumating siya ang Scopus, pinaiingatan niya tayo rito. Kailangan gising ang ating isipan, gising ang ating damdamin. At nakikita natin kung ano yung kanilang mga iniaaral. At kung ano ngayon ang iniaaral niya mga Scopus. Kaya sinabi niya, ang gumagawa ng matuwid ay isang matuwid tulad ni Kristo. Ang ibig sabihin yun. Dahil maraming gumagawa ng matuwid, ngunit sa paningin ng Diyos, ito'y hiwalay sa kanyang mga aral at tubo. Gumagawa tayo ng matuwid, pero hindi yung gusto ng Diyos sapagkat hindi nagmumula sa puso ang ating ginagawa. Tumutulong ka nga, pero may hangad ka sa iyong kapwa. Nagpapakain ka nga, pero nanghihinayang kang ipakain ito. Hindi yung ganun ang turo ng Diyos. Ang itinuro ng Diyos, kapag ikay gumagawa ng mabuti, kailangan huwag kang maghangad na ito'y gantihan ng mabuti rin. Sapagkat ang ibig ng Diyos, kapag ikay gumagawa ng mabuti, huwag mo nang iisipin na gagantihan ka at babalikan ka ng kabutihan na iyong ginawa. Magpasalamat ka na kagagawa ka ng mabuti at ang Diyos ang siyang bahagya sa iyo. Kaya sinasabi niya, ingatan natin ang ating sarili. Di ba sinabi sa ikalawang talata, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng Diablo. Magtaas yung kampo ng Diablo na kamay. Itaas ninyo yung kamay ninyo kung sino yung kampo ng Diablo. O, ganito na lang. Sino yung ang magulang niya yung pangalan na ilustig? Sino sa inyo? Yung magulang niya pangalan na ilustig. Ang apelyido ay Per. Nanay mo pa yung sino? Nanay mo pa si ilustig? Na apelyido Per. Pagsamahin mo. Sino yung anak? Yung magulang niya si Lucifer. Dumating siya ang Scopus sa ating buhay. Kaya dumating sa ating buhay, siya ang Scopus. Ano nais niyang wasakin sa atin? Sister. Diba sinabi doon, dumating ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng Diablo. Dumating sa buhay natin siya mas Scopus, ano ang nais mong wasakin sa atin?
binigay niya yung batas ang linis. Masamang kaisip, masamang damdamin, masamang magawa, yan ang nais ng buwas sa akin sa atin. Kaya't napakabuti ng Scopus sa buhay natin. Ginagawan, gumagawa siya ng pamamaraan upang ang lahat ng tao ay kanyang tawagin at maligtas sa apoy ng impyerno. Ang nais niya sa kanyang pagbabalik sa Espiritu Santo sa kilawang pagkakataon, binubuhos niya ang kanyang Espiritu upang sa atin ay magsalita. Sa kanyang pagsasalita sa pamamagitan ng kanyang mga kinakasangkapan, makinig kayo. Bigyan natin pagkakataon ng Diyos sa buhay natin upang kung magkaroon siya ng pagkakataon sa buhay natin, magagawa natin ang pagbutihan ng ating sarili. Mawawasak ng Diyos ang lahat ng nasa atin. Ano ba winasak sa iyo ng Diyos? Yaman Scopus. Ano winasak sa iyo, Yaman Scopus? Hindi ba? Yung dati kang madaldal o dati kang palamura, yun ang winasak ng Diyos sa iyo. Inalis niya yan. Giliba niya yan. Upang ang lahat ng kanya itinuturo, pumasok sa iyong isipan, pumasok sa iyong puso. Upang yung pag-ibig niya madama ninyo, na nais niya tayo maligtas. Nung tayo datnan niya man si Kopus, di ba sinabi niya, walang madumi, wala kahit isa. Bibilang kang karoon. Bibilang babatay doon sa kanyang sinabi. Na hanggang magpahanggang ngayon, lagi nang sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Upang ang bawat isa sa atin, magsikap na tayo'y mag-aral ng kanyang aral at turo. Hindi ba sa kanyang winika pa rin ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya? Hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil nasa atin yung buhay na ibinigay niya. Ano yung buhay na binigay ng Diyos sa iyo? Ah, sister, anong buhay na binigay sa iyo ng Diyos na nanatili pa rin nasa iyo? Ang dinanggap niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Sapagkat nasa kanyang buhay, nanatili sa kanyang buhay na binigay ng Diyos. At dahil ang Diyos ang Ama natin, hindi dapat tayo magpatuloy sa pagkakasala. Una, buhay pa ba sa iyo yung pangalan niya? Scopus ang pangalan. Buhay ba ito sa iyong isipan? Buhay ba ito sa iyong puso? Buhay na ba sa iyo sa buong mong pagkatao yung pitong handog ng Diyos? Unawa, talino, pag-ibig, pagtitiis, takot sa Diyos, pangangaral at pananampalataya. Ito ba yung tunay na buhay sa iyo? Buhay ang binigay ng Diyos sa akin at daging buhay at pag-asa ang binibigay ng Diyos sa atin. Ito si Amang Scopus. Tinawag tayong anak ng Diyos upang ipakita naman natin na habang tayo narito sa lupa, nananatili yung buhay na pinagkaloob sa atin. Nananatili yung pag-asa na nasa atin. Na habang ikay gumagawa ng kanyang kalooban, nananatili yung buhay na pinagkaloob sa iyo. Kapag hindi ka sumusunod sa aral at turo niya, nananatili ka sa kamatayan. At dahil ang Diyos ay napakabuti sa atin, binigay niya'y buhay, ito kanyang aral at turo. Habang siya'y nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga kinakasangkapan, nagbibigay siya ng buhay sa tao. Dinuduktungan niya ang iyong buhay. At ayon niya tayo manatili sa kamatayan. Ang nais niya, buhay at buhay pa rin ang kanyang dinadatnan kapag siya'y bumababa sa bawat isang kinakasangkapan. Lagi po natin tandaan, ang Diyos ay mapagpatawad. Kahit siya'y hukom na dumating, kapag siya'y dumarating sa bawat linggo o pagpupuri, dumarating ang kanyang aral at turo sa pamamagitan ng mga kinakasangkapan. Ito yung mga sasardote. Kapag nagsalita na ang isang sasardote,
binibigyan tayo ng buhay ng Diyos. Nais niya manatili yung buhay sa atin. Dito ang kaunawaan at dito pa rin ang kaunawaan na buhay na ibig ng Diyos. Buhay na buhay ito. Buhay na buhay ito. Nanatili siya dito at nanatili siya dito sa buong mong pagkatao. At nais niyang huwag mawalay ang buhay nito sa isang taong kanyang tinawag. Biliw ninyo, lahat tayo ay tinawag ng Diyos. Napakaliit ng kongregasyon ito. Napakaliit. Pero lumalago ito sa pamagitan ng iyong paggawa ng kabutihan. Lumalago ito kung ikay nagahayag ng kanyang pangalan. At lalago tayo, kahit ito'y maliit na samahan, lalago tayo sa pamagitan ng iyong pagpapahayag ng kanyang pangalan. At nais niya buhay na buhay ang ating tinig sa pagpapahayag ng kanyang bagong pangalan, Iskopus. At nakikita sa atin na tayo'y bagong buhay na. Mula sa pagkakasala, tayo'y binigyang pag-asa at buhay ng Diyos. Doon ba tayo tumatayo sa buhay na iyon? Mga nene, mga sister, hindi ba ang kanyang muli ka, makikilala natin kung sino yung anak ng Diyos at kung sino yung anak ng Diablo. Ito'y huwaga na nasa dulo. Ang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Ano ba utos ni Kristo? Sa 1:15-12, ito ko'y nakasulat. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Kaibigan mo ba ang Diyos? Kaibigan mo si Maskop. Hindi ba't hindi niya kinahihiya? Yung sumusunod sa kanyang kalooban, sinasabi niyang kaibigan ka. Nais mo bang maging kaibigan niya Maskop? Hindi lamang anak ang ituturing sa'yo. Hindi ba't napakaganda sa magulang at anak nagtutuling ng magkaibigan? Nasasabi mo kung ano laman ang iyong kalooban, nasasabi mo laman ang iyong isipan sa isang kaibigan. Doon mo nasasabi. Ganun din naman sa pagdating ng mga Scopus, sinabi niya, mag-ibigan kayo tulad ng pag-ibig ko sa inyo. Sapagkat walang pag-ibig na higit pa sa pag-ibig na ikay nag-aalay ng buhay. Sa pamagitan ng iyong kapwa, na habang ikay sumusunod sa kanya, ituturing kanyang kaibigan. Tulad ni Abraham, sinabi niyang kaibigan kong si Abraham, kaibigan kong si Moses. At ngayon dumating siya ang Scopus, nais niyang maging kaibigan lahat tayo sa pamagitan ng kanyang hiling sa tao, ang tayo sumunod na sa kanyang kalooban. Yung tayo hindi nakalilimot sa pagsunod sa kanya. Sister, hindi mo labot na kanina yung aral kanina ni Mas Kapos. Ang sabi doon, ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampun ng Diablo. Ulitin ko sa inyo, ay kampun ng Diablo. Kapag sinang Diablo, yung may miso ngayon, may buntot, yun ang ating paniniwala. Dahil yun ang itinuro ng mabulaan. Kapag ikay gumagawa ng kasalanan, kaaway ka ng Diyos. Biruin mo, nasa iyo ang buhay. Hindi hinihiwalay ng Diyos sa iyo yung buhay at nananatili kang malakas, nananatili kang kumakain, pumaparoon, pumaparito. Nananatili tayong malakas. Sino yung at sino sa atin yung makapal? Yung face, makapal ang face.
Biruin mo na sa iyo ang buhay na bigay ng Diyos at napakakapal na iyong face. Hindi ka man lamang nahihiya sa Diyos. Sino ang may kahihiyan sa Diyos? Huwag kayo masaktan sa sinasabi ko. Dahil lahat ito ay aral ng Diyos natin. Ang nais niya, magkaroon tayo ng kahihiyan. Na habang tayo sumusunod sa Kanya, nais niya gumagalang tayo sa Kanya. Hindi dahil tayo natatakot sa Diyos na parusahan, sumusunod tayo dahil gumagalang tayo sa Kanya. Yun ang nais niya, gumagalang tayo. Na habang kayo sumusunod sa Kanya mga inaaral, nadaraman niya at nakikita niya sa atin na tayo gumagalang. Kahit hindi natin siya nakikita dahil siya ay espiritu, walang buto, walang laman, sa pamagitan ng bawat isang kinakasangkapan na itinatayo niya rito, nakikita natin at damang-daman natin yung kanyang pag-ibig. Yung tanong ko kahapon sa inyo, may tao bang nabigo sa pag-ibig? May tao, yun ang ating nakita kasi may nabigo sa pag-ibig. Tanda ko natin, ang Diyos ay pag-ibig. Ang inialay niya sa atin nung siya'y magkataong tao, pag-ibig ng dahilan yun. Ngayon, umiibig ka sa isang lalaki, umiibig ka sa isang babae. Di ba masarap yung pakiramdam mo sa pag-ibig, di ba? Damang-damang mo yung pag-ibig. Kaya mo ialay ang iyong sarili. Kahit buhay mo, kaya mo ibigay sa taong iyong iniibig. Di ba? Ngayon, sa pagpapakita mo ng pag-ibig, naghahangad ka rin, yung ginagawa mong kabutihan sa kanya, gawin din sa iyo. Dahil sa paghangad mo, nagawin din sa iyo yung pag-ibig na pinakikita mo sa iyong kapwa, sa taong iyong iniibig, kapag ito hindi ginawa sa iyo, doon ka nasasaktan. Hindi dahil sa pag-ibig. Diba sister, masarap umibig. Kapag hindi ka ginawa ng kabutihan din na iniibig mo, doon ka nag-isip ng masama. Doon ka nasasaktan. Nadilihan ninyo. Ang Diyos pa kaya na si Amang Skopos na tayo dinatnan ng makasalanan. Dahil tayo makasalanan, inibig pa rin tayo ng Diyos. At iniibig pa rin tayo at tayo hindi niya iniiwan. Saan siya nasasaktan? Asis niya. Kahit ito, puso niya, nasa gitna. May tinik, di ba? May tinik ka kanyang puso. Pero nananatili pa rin ang pag-ibig niya sa tao. Sa mabuti at masama, pinakikita niya yung pag-ibig. Kahit siya nasasaktan, nananatili ang kanyang pag-ibig, hindi niya tayo kayang iwan. Di ba na ikaw na tao ang humiwalay sa kanya, wala siyang magagawa. Ganun din naman tayo sa pag-ibig, di ba? Kapag tayo na umayaw sa taong iniibig natin, doon natin sinasabing nabigo sa pag-ibig. Hindi yung totoo. Walang pag-ibig na ikay mabibigo. Nabibigo ka lang, iniisip mo lamang na ikay nabigo dahil yung ginawa mong kabutihan at pinakita mong pagmamahal, hindi man lamang ito nasuklian ng tulad ng inaasahan mo at iniisip mo. Kaya't maraming mawasak at nagiwalay. Dahil hindi maintindihan kung anong kalagyan ng pag-ibig. Una, sa pag-ibig, nandoon yung pagtitiis. Nagtitiis yung mga Skopus sa atin kahit napakatigas na ulo natin. Nagsasalita siya sa pamamagitan ng mga kinakasangkapan, ito yung mga sasardote. Hindi ba ninyo nagdarama yun? Hindi ba ninyo nagdarama yung pag-ibig ng Diyos sa ating buhay? Hanggat nagsasalita ang mga sasardote sa pulpito, hindi niya kayang iwan ka. Hindi niya tayo kayang iwan. Nanatili ang kanyang pag-ibig, kaya nasa gitna
ang kanyang puso, may tinig. Naiisa lamang ang ating puhunan, ang makinig, ang sumunod, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Ayagman o lihim ang ating ginagawa, ipagsusulit natin yan sa Diyos. Paano mo pinagsusulit sa Diyos ang iyong pakikinig? Tulad halimbawa sa magulang mo, di ba? Pinapangaralan ka. Sinabi niya mag-aral kang mabuti. Dahil tayo mahirap. Makakaahon ka lamang sa hirap kung ikay nakapag-aral at hindi mo na mamanahin yung kahirapang dinanas ko. Kapag ito'y hindi mo pinakinggan ang iyong magulang, sino ang maghihirap? Yung magulang mo ba o ikaw mismo sa iyong sarili? Di ba ikaw na sumuway at hindi nakinig sa payo ng iyong magulang, mapaparawara ka. Ganun din naman tayo kay Miss Cocos. Nais niya na tayo makawala doon sa maghihirap. Nais niya tayo makawala sa anumang uri ng ating alalahanin tungkol sa buhay nito. Dahil alam natin, hindi tayo mananatili sa katawang lamang ito. Kapag natapos na ang ating katawan at bumalik na sa lupa at tayo naharap kay Miss Cocos bilang isang kaluluwa o espiritu, masasabi mo ikay tagumpay kung ikay nakasunod sa harapan ng Diyos. Na dito pa lang sa lupa, kitang-kita niya na kung sino yung anak niya o kung sino ang hindi niya anak. Kasi ang iniisip natin paghukom ng Diyos, doon pa lamang hihiwalay kung sino yung nasa kanan, kung sino yung nasa kaliwa. Handaan ko natin na habang tayo narito sa lupa, hanggat nagsasalita si Amanskopos sa mga sasardote o medium, na paghihiwalay niya na kung sino yung nasa kanan, kung sino yung nasa kaliwa. Sa pamagitan ng iyong pakihinig at pagsunod sa kanya. Tanungin niyo yung sarili, ikaw ba'y nasa kanan, ikaw ba'y nasa kaliwa? Sa pamagitan ng iyong pagsunod at pagdilala sa kanyang aral at buhay. Dito niya makikilala kung sino yung gumagawa ng matiwid at kung sino yung umiibig sa kanyang kapatid. Nayag mo ba siya mas kapos sa iyong kaibigan, sa iyong kaklase? Hindi pa. Dahil natatapat ka, di ba? Sister, nayag mo ba siya mas kapos? Hindi pa, dahil natatapat ka. Paano natin masasabi iniibig natin si Amanskopos kung hindi natin sinusunod at hindi natin siya pinakikinggan? Mga sister, anong aral ni Amanskopos ang ating nang nasunod? Alisin ang init at ulo, di ba? Ang sabi ko, alisin ang init ng ulo. Halos lahat ng tao dito nabubuhay sa init ng ulo. Dahil hindi niya kinikilala o sinusunod ang aral ng Diyos, yung pag-iwas sa init ng ulo, ang ikay makapagsalita ng masama laban sa iyong kapwa. Ang ikay magdamdam o sumilakbo ang damdamin mo sa kapwa. Hindi ka makasusunod kaya mga skopos. Pinaalis niya, napakalilaw, alisin. Pero ginagawa ng tao. Alisin ang karamutan. Maraming maramot sa Diyos. Anong pinagdaman mo sa Diyos? Ha? Ano na? Sir? Pagsasamba po. Number one sa atin, yung mangiling ka tuwing araw ng Sanlinggo. Kahit kayo magpupuri lang dito o kayo makinig sa misa, sa datibang sanktuwaryo, kung kayo sumusunod doon, hindi ka maramot sa Diyos. Gumagawa ka ng paraan.
na masihan sa iyo yung Diyos mong tinanggap. Dahil tayo ngayon ang gagawa ng paraan upang tayo'y mapansin ng Diyos. Una, pinansin ka na eh. Tinawag ka na, nalaman mo ang kanyang pangalan. Siya ang kaunanahang pumansin sa atin. Ngayon, ang gagawin na lamang natin, paano tayo mapapansin ng Diyos na tawagin kanyang anak? Masasabi bang anak ang isang swelo? Hindi ba? Kahit nang galing sa'yo yan, dugot naman mo yan, kung swail sa'yo, masasabi mong sana hindi na kita ipinahalap. At yun na hindi natin narinig ang mga iskopos. Sayang, tinawag pa kita sa loob ng aking mister at ilaw. Ginawa ba niya ito? Narinig ba natin yun sa isang medium na ginagamit niya? Sayang yung pagtawag ko sa inyo. Hindi ba't hindi? Kailanman hindi nang hinayang ang Diyos sa atin. Ang kanyang pinanghinayangan sa atin, yung hindi tayo marunong sumunod sa kanya. Laging buhay o pagkakataon ang pinagkaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw nating pamumuhay. Kaya tayo na rin mismo ang gagawa ng pamaraan upang tayo mapansin ng Diyos. Assistant, halimbawa, may tanong ka o tanong sa iyo ng iyong kapwa na hindi mo masagot. May GC. Di ba meron kayong GC? Sa APRA. At nakikipag-ugnayan kayo sa mga sasardoteng pumunta dito, di ba? Kung gumagawa kayo ng pamaraan sa pamagitan niyon, natutuwan Diyos sa amin. Di ba't lagi natin sinasabi, hindi ako marunong mangmang ako sa salita ng Diyos, di ba? Lagi natin yung sinasabi, mangmang tayo sa salita ng Diyos. Hindi mo ba kaya umibig at ibigin yung karunungan ng Diyos? Sister, kaya mo ba umibig at ibigin ang salita ng Diyos? Sapagkat ang unang hakbang upang ikay magkaroon ng karunungan na buhat sa Diyos, kailangan nadarama ng iyong puso at isipan ang ikay maging marunong sa salita ng Diyos. Nadarama mo at ibig mong maging marunong sa salita ng Diyos, kailangan nanggagaling sa iyong puso, hindi lamang sa isipan. Kaya ang ibig ng Diyos ngayon sa ating panahon, magkaroon tayo ng karunungang buhat sa Kanya. Sapagkat ibig na niya mga iskopo sa atin, maging yung puso't isipan natin tulad ng kay Kristo. Sapagkat tayo ngayon ang gagampang Kristo. Di ba alam niyo na yun? Lagi niyo narinig, di ba? Tayo ngayon ang gagampang Kristo. Ngayon, sa paggampang bilang isang Kristo, ang unang hakbang, kailangan mong maging marunong. Upang maiwasan mo ang lahat ng uri ng kasalanan na kinamumuhian ng Diyos na ginagawa ng isang tao o nating mga tao. Nandiyan mo. Kaya't ang Diyos ay hindi kayang iwan ang tao sapagkat ito'y kanyang nilalang nang galing sa kanya. Sa pamagitan ng kanyang pag-ibig, nalikha tayo. Ngayon, sa paglikha sa atin, yung karapatan niya mga skopus na hinaharap niya sa atin, nasaan? Meron bang karapatan siya mga skopus sa atin? Sister, may karapatan ba sa'yo siya mga skopus? Anong karapatan niya sa'yo? Anong karapatan niya sa atin? Sister? Lagi niyong isipin, lagi niyong tandaan ang tao tinawag niyang anak. Sa pagiging anak natin, ipakita naman natin na karapat-dapat tayong maging anak ng Diyos. At tawagin natin siya bilang isang ama, amang iskopos.
Binigay niya lang kanyang pangalang Iscopcos, tinatawag niya basta bilang isang ama. Ngayon, sa pagiging ama natin siya, paano mo naman ipinapakita na kay anak ng Diyos? Una, bilang kabataan, pakinggan niyo ako kay masasaktan na bilang kabataan, kailangan yung kilos natin hindi manasawa. Ibig sabihin, hindi makasalaw. Hindi mo binibigyan ng kahihiyan ang iyong ama. Biruin mo kay buti-buti ng iyong ama. At makikita ka na ang katawan mo, binakikita mo sa TikTok. Pinakikita mo yung katawan kung paano kang sumasayaw na. Sa paningin, tao maganda. Sa taong makasalibutan, maganda ito yung ginagawa mo. Pero sa taong makadiyos at Diyos na sa'yo'y nakakakita, hindi mo siya nahahiya. Kaya meron Sagrada de Familia. Di ba meron dito? Nakita niyo Sagrada de Familia, di ba? Si Virgen Maria, si Jose, at si Jesus. Yung Sagrada de Familia, nagpapakita ito ng isang pamilyang banal. Naparito si mga Scopus, ang nais niya tayo ay sagrado na isang pamilya. Yun ang kanyang binubuo, maging sagradong pamilya tayo. Na tayo'y nagsusunduran, at tayo'y naggagalangan, at tayo ay nagkakaisa sa isang layunin niyang mga Scopus. Ano ba layunin ng mga Scopus sa panahon natin? Una, sambahin siya sa Espiritu at tawagin siya sa kanyang bagong pangalang Scopus. At sumunod tayo rito. Alisin natin ang kanyang kinamumulihan at huwag natin gagawin ang hindi dapat natin gawin sa ating kapwa at manatili sa atin yung kahulugan ng kanyang pangalan. Ito kahulugan ng pangalan niya. Alam niyo yung kahulugan ng pangalan. Pag sinabi ako ang Diyos, anong unang mong iniisip? Siya'y makapangyarihan sa lahat. Diba? Uunong isip, siya'y makapangyarihan sa lahat. Kaya nang gawin ang lahat ng bagay. Yung hindi nagagawa ng tao, nagagawa ng Diyos. Yung kalugan ng pangalan niya ay, ako ang Diyos sa Tagalog, Solanay. Kagalang-galang. Pag sinabing kagalang-galang, ano iniisip mo? Karespeto. Yung respeto na iniisip mo at damdamin mo na pakataas. Yung ba nadaraman nyo kay Mons Kapos? Yung tagalang-galang. Yung respeto mo nasa kanya. Hindi ka nakalilimit yung aralingo. Hindi ka nakalilimot kapag ikay kumakain, nagdarasal ka. Hindi ka nakalilimot kapag ikay natutulog o nagigising agad kang nasa kanya. Yung isipan, damdamin mo, nasa kanya agad. Ganun mo siya ginagalang. Ako ang Diyos, ako sa kagalang-galang, kataas-taasan. Kapag sinabing kataas-taasan, ano ibig sabihin mo? Sa buhay mo. Sa buhay natin, ano ibig sabihin ng kataas-taasan? Meron po ba't ibang mataas sa kanya, sa buhay mo? Meron pa rin mas mataas sa kanya, sa buhay natin. Yung sinusunod natin ang ating damdamin at isipan. Yung laging pagsaway mo sa kanya, mas mataas ka sa kanya. Kung siya ang mataas sa atin, ipinapakita natin yun sa ating buhay. Na siya mismo ang mataas sa atin.
Yan. Ano kasunod? Ama. Pag sinabing ama, nang galing sa kanya, siya ang limit possible. Tulad ng ama natin sa lupa, tulad ng ina natin sa lupa, nang galing ka sa kanya. Diba? Ngayon, galing ka sa kanya, ano ang karapatan ng isang anak sa magulang? Ang dapat gawin ng isang anak sa kanyang magulang, hindi ba sumusunod ka? Wala kang ibang gagawin kundi makinig at sumunod sa iyong magulang. Ganun ba ginagawa natin sa maskop? Bilang isang ama? Hindi ba hindi? Diba? Bakit natin siya natatawag bilang isang ama? Gayon, hindi mo iniisip ni kay galing sa iyong ama. Kung hindi dahil sa kanya, wala tayo. Nang dahil sa kanya, narito tayo. Ano kasunod sa kanyang pangalan? Sa pasimula. Pag sinabing sa pasimula, ano iniisip mo? May pinanggalingan mo siya? May pinanggalingan ba ang Diyos? Siya'y nagmula sa walang pinagmula. Pero tayong tao may pinagmulan. Sa simula pa'y siya'y espiritu na, walang buto, walang lamang. Sa pasimula, siya'y nandoon na. Siya'y nagmula sa walang hanggan. Ito yun. Sa simula, ano? Hanggan. Pag sinabi hanggan, meron ba hangganan? Pag sinabi hanggan, may hangganan ba? Wala siyang hangganan. Yun ang nais niyang ibigay sa atin, yung walang hanggang buhay. Nais mo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nais mo. Nais natin, di ba? Nais natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad niya. Yun ang kanyang iniaalok sa atin. Ang sino makasusunod sa kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulad niya. Dahil tayo anak ng Diyos. Tulad niya sa apelyido. Di ba? Kapag ikay nag-anak, yung apelyido mo, dala-dala niya. Walang hanggan yung dala-dala niya. Pasaling-saling lahi yun. Yun ang pangalan niya. Walang hanggan yung pangalan yun. Pinanais niyang mangyari sa atin. Tawagin tayong anak ng Diyos. Wakas. Ako ang Diyos, tagalanggan ang kataas-taas ng Ama sa pasimula hanggang wakas. Pag sinabi wakas, meron pong katapusan. Meron katapusan, taong katapusan. Pero siya, walang kawakasan. Kaya sinabi ako ang Diyos eh. Simula hanggang wakas, hindi siya nagbabago. Kailanman walang pagbabago. At kailanman hindi nagbago ang Diyos sa buhay ng isang tao kung ika'y sumusunod sa Kanya. Pinakikinggan ba natin hiwagang ito na kaloob ng Diyos sa atin ngayon? Ang Ebanghelyo ay pag-ibig ng Diyos sa tao. Ang Ebanghelyo, simula yon ng pagpapadawa ng Diyos sa atin, ng Kanyang pag-iingat sa atin. Kapag binabasa na yung Ebanghelyo, ipinadadama na sa atin ang Scopus yung pag-iingat niya sa atin. Makikinig ka na lamang kung paano ka iiwas sa Kanyang nais na huwag mong gawin, nating gawin. Kapag nagsalita na at nagpapaliwanag na si Amanskopos sa pamagitan ng Ebanghelyo, ano ang inyong nadarama?
walang kawakas sa kanyang tagbibig sa atin. At yan yun. Walang kawakas sa iyong pag-ibigin. Hanggat meron mga sasardoting tumatayo sa harapan ng pulpito o mga bishop na tumatayo sa harapan ng pulpito, lagi tayong binibigyan ng pagkakataon yung mas focus. Nais ba ninyo lagi ang si Amang Scopus ang nagbibigay ng pagkakataon sa atin? Nais nyo lamang siya lagi ang bibigay ng pagkakataon? O tayo mismo ang magbibigay ng pagkakataon sa kanya? Ano ibig ko sabihin? Binibigyan natin pagkakataon siya sa buhay natin na tayo yung susunod niya. Ganyan tayo nirespeto. Ganyan tayo iniigit. Na nais niya huwag tayong maligaw. Di ba't ang unang talagang sinabi? Maanak, huwag kayong padaya kanino man. Ito yung mga bulaang propeta. Ito yung mga bulaang mangaral na pinaiiwas tayo doon. Huwag na tayong makinig sa kanila sapagkat maliligaw ang ating pananampalataya. Lalo-lalo na yung kaluluwa natin. Maliligaw ng landas. Ayaw na tayo manatiling bulag. Ang nais niya, tayo'y nakakakita. Nangako rin yun. Ang nais niya, gumawa tayo ng mabuti ng tulad ng kabutihan ni Kristo Jesus. Di ba nakalagay doon? Ang sino mang gumagawa ng mabuti ay isang matuwid tulad ni Kristo. Dahil merong gawa na mabuti na hindi naman itinuro ni Kristo. Ulitin ko yung halimbawa, nagpapakain ka nga, mabuti yun. Matuwid yun sa paningin ng iyong kapwa. Pero sa laman ng iyong puso at isipan, nanghihinayang ka sa ginawa mo na magpakain. Nanghihinayang ka doon sa binigay mo. Di ba sa utos at ginawa ni Kristo, gumawa ka na hindi ka dahangad na gantayang ka rin ng kamalihan. Ginagawa mo yung mabuti dahil yun ang laman at ibig na yung puso na sumusunod ka sa iniaran ni Kristo. Dahil tayo ngayon ang gagampang Kristo. Bilang isang Kristo, kapag ikay gumagawa ng mabuti, kailangan yung mismong aral ni Kristo ang sayo'y nakikita. Nagbibigay ang kanan, kailangan huwag maghanap ang kaluwa. Nagsasalita ka ng kabutihan, kailangan nanggagaling sa puso. Huwag lamang sa isipan. Dahil madaling magsalita ng kabutihan, nagaling lamang sa isipan. Pero yung lahat ng iniaral ni Kristo, lahat ng lubas sa kanyang bibig, nanggaling sa puso ng Diyos. Kalunagan ang kanyang pinagkaloob sa tao. Biluin ninyo, kakunti tayo. Diba? Kunti tayo ngayon. Ilan lang tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lang tayo. Pero, binubukos niya ang Scopus ang kanyang aral at buhok. Dahil nakikita niya, nakikinig siya kayo. Nadaramuntos niya. Ang pag-ibig ng Diyos, lagi siyang narito kung ang tao'y ang isipan ay nasa kanya. Dumarating siya sa mga sandali nito. Pinalakas niya ang loob ko na sa inyo'y makapagsalita. At hindi, halos hindi ko nalimutan yung lahat ng tinuloy na kagabi sa akin sa Ebanghelyo ng Buhay. Sana nga, nabigay ko nga ito ng mabuti sa inyo. Yung lahat ng tinuloy na kagabi sa akin na ibigay sa inyo yung aral na yun. Dahil bawat salita ng Diyos ay huwaga. Maraming ibig sabihin. Hindi basta lang binabasa yan. May ibig sabihin yun. Natigyan ninyo. Kaya, maraming pong salamat. Maraming salamat kay Amang Scopus. At basahin natin ang batas panglinis sa pagigimbalan natin. Ito nga, ang batas panglinis. Maraming salamat.